To all the mommies out there, there's a reward and there is a punishment sa pag-go sleeping. Ulo, paa, puwit nila tumatama sa likod ko. Pag may sipo ng isa, ayaw humiwalay, hawa-hawa na lahat na may sipon. Kung ganyan lang nang din naman kasi ang katabi mo, cuddling to an angel, napaka-sarap katabi. Siguro naman pag teenager na sila, hindi na naman sila siguro tatabi sa inyo, di ba? Kaso, teenager, ibig sabihin mga 12 years mo silang katabi sa bed. 12 years kang nakazulog, hindi tulog. Kasi para kang zombing tulog. To all the parents out there, ito po ang fruit ng co-sleeping. Ayan. Pa-smile-smile pa ang anak ko na yan. Ang sarap sa pakiramdam. Katabi ang anak mo pag matutulog sa gabi. Pag ganitong age, ang sarap mag-cuddles every night. Napaka-kalmado. Napaka-lambing. Hindi pa malikot. Masarap sa feeling na kayakap mo ang anak mo sa pagtulog sa gabi. Ang saya-saya, ang lambing-lambing. Yan po ang good side ng co-sleeping. Ang problema, pag malaki na sila, ayan na. Kasi nasanay sa tabi mo, ayaw ka nang hiwalayan. Kahit itraining mo pa silang matulog sa bed nila, hindi na sila matutulog sa bed nila. Mahihirapan ka na. At kahit ano pa ang posisyon na yan, baloktot, sohi, kahit nakatabingi, basta katabi lang ang mami, okay na lang. At yung mama, wala na. Puyat na. Wala nang maayos na tulugan. Baloktot na rin ang mami. Masakit sa katawan, matulog na baloktot. May mga bed naman, ayaw matulog sa bed nila. Siksikan at yun, no? Ang laki ng ang may mga space pa doon. Marami pang space, ayaw dong matulog kasi kailangan nakadikit sa mami. Kahit yung isang paa nila, kahit yung isang kamay nila, kahit yung isang hibla ng buhok nila, basta nakadikit sa mama, matutulog na sila. Pero pag hindi, pag malayo, kahit 1 inch ang layo, hindi sila matutulog, hindi sila makakatulog. Kailangan talaga nakadikit sa mama. Ganyan ang pros and cons ng co-sleeping. No? Kaya pag-isipan nyo kung gusto nyong katabi ang anak nyong matulog, kung gusto nyong mag-co-sleeping, o kaya itrain nyo na na hindi talaga tabi sa inyo. Mayroong pros, mayroong cons. So, ayan. Pag may sipon ng isa, ayaw humiwalay. Hawa-hawa na lahat na may sipon. Ay, sos. Diba? Kung ganyan lang nang din naman kasi ang katabi mo, cuddling to an angel. Napaka-peaceful. Sarap katabi, patawa-tawa pa. Pero pag lumaki na, sisipain ka na sa mukha, sisipain ka na sa ulo. Yung likod mo masakit na, ano nila dito sa bed? Tawag niyan, balikwas. Kakabalikwas. Ayaw kang lubayan. Yeah. So, mag-isip po kayo. To all the mommies out there. There's a reward and there is a punishment sa pag-co-sleeping. Sa bagay kasi ngayon, bata pa, maganda silang katabi. Kasi pag teenager na sila, hindi na naman sila siguro tatabi sa inyo, di ba? Kaso, teenager, ibig sabihin mga 12 years mo silang katabi sa bed. 12 years kang nakazulog, hindi tulog. Kasi para kang zombing tulog, hindi ka talaga natutulog na parang tao, para ka lang zombie. For 12 years kang mazuzulog.
para kang zombing tulog. Kaya mo ba yun? Tingnan mong eye bag ko. Ay, buhay nanay. Ito? Ito na. Ito? Ito? Ito na. Ito hindi pa naninipa. Puro pa hugs and cordials. Uy. Puro pa smile-smile pa dyan. Ayan o. Ito na. Masakit ng likod ni mama. Kababalikwas ng dalawa. Ulo pa. Ah, puwit nila tumatama sa likod ko. Ay, sus. Kulang na lang gumising si mama ang pasaan ang katawan. Ay. So, mga mommies out there, co-sleep or not co-sleep? It's up to you. I chose this, so panindigan ko to. Good morning. And I hope you have a good day, mga mommies out there.